Okay. Ayan. Camera is recording. At tayo po ay nasa kalsada na naman. Good morning po sa inyong lahat. Ang oras po ay alas 10 ng umaga. At ito, nandito na naman tayo sa ating Lala Move serie. At tayo nagbabalik after almost 1 week na wala tayong biyahe. Ayan, sa kadahilan ng tinatamad ako. So ngayon, medyo tamad-tamad pa rin, pero wala eh. No choice mga master, na-swipe ko eh. So meron na tayong booking. Ang nangyari, dalawa to eh. Parehong iisa lang ang pick-up, tapos ang drop-off halos magkatabi lang. Long Ride, North Caloocan, at saka Project 6. Ang problema, na-swipe ko yung North Caloocan. Pag-swipe ko sa Project 6, hindi ko nakuha. So napasubo na tayo ngayon. Ito na, meron tayong dalang North Caloocan. Dala, pick uping North Caloocan. So ayan mga master, yari tayo nito. Kasi ang hirap kumuha ng booking ngayon eh. So titingnan natin kung makakakuha tayo ng kasabay papuntang North Caloocan. Ay grabe. So yan po ang nangyari sa atin ngayon. Nagkamali tayo ng swipe. Actually walang kumukuha ng North Caloocan. Mga ilang minuto na, nag plus 43 na to eh. Tapos na may lumabas na isang Project 6, yun na, tsaka ko palang sinwipe. So, bahala na mga master, ano muna tayo, magpagas muna tayo. Tapos pick upin na natin yung isa, and then proceed na tayo sa paghahanap natin ng kasabay nito. Ito, pwede to, bahay Toro 168. Ano to? Fit lalabag. Plastic bag only can fit lalabag. Yun lang. Mukhang malaki. Bahala na. Sige. Pagas muna tayo. Mamaya na tayo mag-isip ng kung ano-ano. Alright. Let's go, let's go, let's go. Oh. Ito na mga master. Pupuntahan na natin yung ating pickup dito sa may Gatchalian. Ang paborito kong pickupan. Dito na lang kayo kapag nandun na tayo. Hindi ko pa alam kung anong pipickupin kasi tawag nito. Ayaw sumagot nung nung pick up natin. Chinat ko na, ayaw sumagot eh. Huwag naman surprise. So pag ito, surprise na naman. Cancel. So, ang fare po nito is 258 pesos mga master. Ito lang yan. Papatak lang yan ng 4 pesos per kilometer. Bawas na yung 20%. Mababa. 40 kilometers to mga master yung babiyahiin natin. Ako napili ito kasi nakita ko may kasabay eh. Naunahan tayo. Yung dalawa nag-agawan. Pangatlo ako eh. Last 3 seconds ako nag-swipe eh. Eh yung account natin bawas ngayon eh. 4.95 lang yung natin eh. Yung tawag ito, ratings natin eh. Binawasan na naman ni Lala Move. Di lang ako bumiyahin ng almost 1 week eh. Loko to si Lala Move. Nabuo ko na ng 5.0 yun. Ginawa na naman 4.95. Ba't kaya ganun? Pag di ko bumiyahin, binabawasan yung ano mo. Ratings mo. Ano kayang gustong palabasin ito ni Lala Move? Ganda-ganda nung natin. Ratings natin. Alright. So, yan mga master. Para naka-pick up na ako dito. Last time. Cash in. Ito yata yun. Ito na nga yun mga master. Sabi ni. Naka-pick up na ako dati dito. Printer. Oh, okay. Tawagan natin. Ano kayang pick upin natin dito? Naman sana printer o computer. Hello po. Boss, Lala Move pick up po. Hill po, hill. Yung papuntang North Caloocan ba yun? Hill. Sila po nag-book nito? Sige po, tatawag po ako. Salamat po. Okay. Hello. Hello ma'am, good morning po. Sa Lala Move po ito ma'am. Ma'am, ano po, sabi po dito sa pick up, pa-forward daw po nung details kung sino po yung may order para ma-pick up ko na po. Di ba na-pick up na po yan? Po? Ako po yung ngayon pa lang po ako pupunta rito. Saan po yan, kuya? Kasi para na-pick up na po siya. Ano po, papuntang po, Villa Angelica. Anong name niyo, kuya? Hill po, hill. Hill? Opo. May naka-pick up na po kanina po, Randy Perez. Ma'am, nag-double book po ba kayo?
Pero ito po kasi nakuha ko eh. Okay. Ngayon lang pumasok yung isa po. Oh, double book po yung nangyari, ma'am. Opo. Ma'am, baka pwede pong pa-cancel na lang nito. Nakalagay po kasi dito, awaiting driver. Oh, ngayon lang. Sige, kuya, pasensya na. May ano ka ba, may Gcash ka? Ano ko na lang, i-compensate ko na lang yung pagpunta mo dyan. Oh, meron naman po, pero ayan, pa-cancel na lang, ma'am, para ano, makabiyahe po ako. Sa taas po, meron yung ano, yung tatlong dot sa order nyo. Tapos pag pinindot nyo, may nakalabas na may lalabas na cancel. Cancel order. Tapos may reason na tapos kuya, tapos keep order. Ano po? Wait lang kuya. Oo, cancel order lang ma'am, tapos may cancellation. Opo. Oo nga po eh. Opo. Welcome to Lala Moon Flight. Kinoconnect pa po ako kuya sa ano po eh. Sa, asal dito? Sa agent po. Oo ma'am. Patay na lang po ako kuya. Sige po ma'am. Patay na lang po yung sa Gcash nyo po. I-compensate ko na lang pag pumunta yun. Sige po. Bali ano ma'am. Sige na lang kuya. O sige. Update ko na lang po kayo. Sige po, ma'am. Sige po, salamat po. Okay. Sige lang po. Ayun. Cancel. Okay. So, ayan. Abala, cancel, Gcash, oh. Aroy, aroy, aroy. Mabait naman, no? Ay, okay. So, yun ang ano. Yun ang nangyari. Agoy talaga. Unang order, agad na ng bungad, cancel agad. Sayang, ang punta natin dito. Anyway, so hanap lang tayo ng booking ulit, mga master. No choice, eh. Ang laki niyan eh. Hindi natin pwedeng i-complete 'yan. So tingnan natin kung ano, kung i-cancel ni Ma'am. Tawagan ulit natin siya mamaya. Ayun, ang bait. Ang bait nung ano, nung tawag nito, yung nag-book nito. Kasi kinancel niya tapos nagbigay pa siya ng 100. Kakancel niya, magbibigay pa siya ng 100 pesos para sa abala. So okay 'yun. 'Yun mga gusto kong ano. 'Yun ang magagaling na magagandang kliyente, mga master. May pakonsuelo, may ano, tawag nito, merong, yun nga, di ba? May ano, may malasakit sa rider. Alam nila kasi kapag ano, kapag pumunta ka na, abala talaga yun siya ka, ano yan mga master eh, may policy rin naman sila Lala Move na kapag pumunta na si rider at kinancel, merong 50% na babayaran si ano, si client. Yun po ang hindi alam nung iba. Update ko na lang kayo kapag na-cancel na tapos nakakuha tayo ng booking. Hello po. Hello po. Are you calling for Lynn? Yes po, ma'am. Yes, but she's calling me because for 24%. I am reporting my point other line. Thank you, Pia. But congratulations for papakasal sa client. Opo, ma'am. Kasi na-double yung booking nila. Yun, sumagot na yung Lala Move. Parang work from home yung Lala Move. Uy, grabe. Ano nangyari? Ang laki ng binigay, 200. Well, parang bumiyahin na rin tayo nun. Uy, thank you ah. Marang pasalamat tayo. Yun, thank you. So, kinancel niya, nagbigay pa siya ng 200 pesos. Saan ka dun? Eh kung ganyan ang ganyan ng mga kliyente. Hello po. Hello po. Kuya, na-cancel na po.
Opo. May tumawag na po sa akin, ma'am, na agent. Okay. So, okay na po sa kanila. Okay. Ma'am, salamat po. Opo. Thank you po. Ayan, oh, cancel na. Thank you. Concern na concern yung ano, yung ride, yung nagbook. Talagang nag-effort pa siya, tumatawag siya, tapos tinatanong niya kung na-cancel na yung booking kasi nag-double book siya. Tapos sa maganda nito, dahil nag-double book siya at pina-cancel natin, nagbigay pa siya ng 200 pesos. Sana all ganyan ang client, no, pag nagkakamali. Hindi yung ano eh, nagkamali na ikaw ire-report ka pa. Kung sasabihin rude rider ka. Rude attitude. 'Di ba? Ayun ang dapat tularan ng mga ano, mga client. So imagine niyo, hindi ako bumiyahe, nagka 200 pesos pa ako. Oh, 'di ba? Ang lupit. Thank you po, ma'am. Maraming salamat. Hindi ko na nakuha yung pangalan niya, pero napakabait. Tsaka talagang may ano, may konsiderasyon sa rider. Alam nyo, bibihira kayo makakita ng mga ganyang klaseng kliyente. Sa totoo lang. No, bihira. Naka-experience na ako mga ilang beses na ganyang client yung nagbibigay kapag ano, nagka-cancel. Meron na. Meron naman. Pero bihirang-bihira siguro. Siguro sa 100 mga wala pa. 1,000 siguro 2. Ganun. So yun, maraming salamat po, ma'am. Thank you. Thank you. Sa ano, sa para sa akin tip na rin 'yon eh, no. 200 pesos ang binigay niya ngayon. So hindi pa tayo bumiyahe, may 200 na tayo. Thank you. Okay, so yun mga master. Ayun. Comment down below kung kayo ay naka-experience na rin ng ganyan na mga kliyente. Ang babait. So ayun mga master, na after natin makansilan, uwi muna tayo sa bahay. Kasi nasi-CR ako. Buti malapit lang, no. Ang dami nang lumalabas na magagandang booking. Medyo high demand yung iba. Hindi ko na makuha kasi masama yung tiyan ko. Mamaya na lang, no. Bilis na lang natin. Mag-CR muna tayo. Balik na lang tayo kapag okay na ang lahat.